si Commissioner Marlon Casquejo. Ayan, tatlo sila. Mm-hmm. Okay. January 17, nagkagulo na ang Comelecbit reporters na ilalabas daw yung desisyon ng January 17. Abaya, walang lumabas na desisyon. Mm. Saan galing na January 17 ay ilalabas? Kay Commissioner Rowena Gonzon. Mm, sa kanya. Oo. Dahil sabi niya, Biden, meron na siyang binabanggit nga, meron na siyang opinion at meron na siyang boto. Sabi niya. Mm-hmm. Okay. Nagpositibo sa COVID-19 yung magdadraft ng resolusyon. Mm. Pero inilabas yung pagpupositibo doon sa COVID-19 nung ilan doon sa mga personalidad at mga abogado na kabilang doon sa gagawa nung paglalabas ng ponente ay dahil nga lumabas na itong si Commissioner Gonzon at kanyang sinasabi na magpapasa na, dapat maglabas na kayo. Mm-hmm. Yan. O dahil tinatanong namin ng COMELEC, bakit ba, anong petsa na, wala pa rin. Dahil ang sabi, ang anunsyo 17, pero wala pa rin. Yun nga, nagpositibo daw sa COVID-19 yung ibang staff. Base yun doon sa paliwanag naman ni... ng COMELEC. Ngayon lang nagsalita si Commissioner Amy kung hindi pa nag-leak yung letter. Oo, na nagpapaliwanag. Which is, sa tingin ko naman, medyo valid naman. Balanse. Balanse naman. At ito na nga, dahil nga magre-retiro si Commissioner Gonzon ng February 2, gusto niyang mailabas na yung resolusyon dahil nga may 15-day internal rule ang COMELEC. Dahil nga nanganganib na baka hindi mabilang yung kanyang boto pag lumagpas ng February 2 yung paglalabas ng resolusyon. At nung Webes, ayun na nga, doon na nagkagulo. Well, dahil inanunso na ni Commissioner Gonzon na ang kanyang boto ay pabor para i-disqualify si BBM. Na nagresulta naman dun sa paglalabas din ng paliwanag nung ilan dun sa mga abogado na yung kanyang ginawa daw ay tahasang paglabagya. At pinaiimbestigahan pa ng PFP o ng Partido Federal ng Pilipinas. Yun yung kanilang reaksyon. Mm-hmm. Oo. Bakit nga ba nag-iingay itong si Commissioner Gonzon? Oo, kasi gusto niya, lumabas na yung desisyon. Dahil ang binabanggit niya, hindi yan usapin dito sa COMELEC. Makakarating yan ang Supreme Court, ba't hindi pa natin dalhin? Meron pa siyang narinig kong sinabi niya na,